Sinuspindi na ng Philippine National Railways o PNR ang operator ng tren na nakabangga ng kotse ng isang mag-ina sa Kalamba, Laguna kagabi. Nasawi ang mag-ina kaya labis ang pagdadalamhati ng kanilang mga kaanak, pati na ang mga guro at estudyante sa eskwelahan na pag-aari nila. Planong magsampa ng reklamo ng kaanak ng mga biktima. Sa tingin nila, may pagkukulang ang PNR, pero git ng PNR, silang may right of way. Narito po report. Naging piping saksi ang mga riles na ito sa salpukan ng kotse at tren dito sa Barangay Halang, Kalamba, Laguna. Sa bilis ng rumaragas ang tren ng PNR, hindi nakaligtas ang driver ng kotse na si Christine de Guzman, 24 na taong gulang, at ang kanyang ina na si Annabel de Guzman, 51 taong gulang. Medyo mahirap po lalo na dun sa driver kasi yun yung talagang naipit dun sa kotse. Kaya kailan. Ganito ba yung damage ng kotse? Sa totally wrecked siya sa harapan, lalo na dun sa driver's seat. Kailangan pang gamitin yung power tools para may release ng yung victim. Pasado alas 9 kagabi nang dumaan ang kotse ng mag-inang de Guzman sa riles. Ayon sa PNR, nagminor na raw ang kanilang tren 100 metro mula sa crossing at nag full emergency brake nang malapit na sa crossing. Pero hindi raw bumagal ang takbo ng kotse hanggang sa magkasalpukan sila. Direktres at may-ari ng isang paralan sa Lumban, Laguna, si Annabel. Graduation sana bukas sa kanila eskwelahan. Bago ang trahedya, pauwi na sana sila ng kanyang anak na si Christine. Bit-bit ang mga medalya na igagawad sa mga honor students. Labis na ikinalungkot ng mga guro at estudyante ang pagpanaw ng kanilang direktres na buong husay raw na nagsilbi sa loob ng 18 taon. Ay, napakabait. Generous. Mabait, magaling. Sana po kung nasan po sila, sana po masaya po sila. Tsaka po mamimiss po namin sila. Nakaanda naman ang asawa ni Annabel na si Alex na magsampa na reklamo laban sa PNR. Bagamat nasa right of way down ang PNR, naniniwala siyang may kakulangan ito. Yun ang normal way namin. Oo. To iwas nga sa traffic sa bayan. So alam nila na may railroad track doon? Yeah, alam namin. Mm-mm. Meron din namin alam na buhay yun. Nga, pagtitingnan mo yung railroad tracks noon, smooth yung dating doon. Parang hump lang. Hump, oo, magandang hump. Nakikisimpatsa naman ang PNR sa pamilya ng mga biktima. Sinuspindi na rin nila ang driver ng bumanggang tren at ipinapaubaya sa PNP ang investigasyon. Kaya lang, nung pagdating doon sa crossing, no, nag-slow down sila. Slow down sila, mga 10 to 15 kilometers per hour ang slow na. Talagang mabagal. Ang sabi nung driver, hindi ang tansya niya hindi nag-slow down. Tuloy-tuloy yung speed, mabilis. Ilang beses na ring nasangkot sa aksidente ang mga tren ng PNR. Nung nakaraang Enero, isang kotse ang naagip ng tren sa Muntinlupa. Patay ang driver ng kotse. Nung Disyembre ng 2010, naputulan naman ang biti ang isang lalaki matapos masagasaan ng tren sa Sampaloc, Maynila.